Ayan po, currently on our group sa FX Traders Reunited. We have 23 members na po, and I thank you for that sa inyo. Now, as I always say, I help because I need help. Ayan. Dahil po sa inyo, tinulungan nyo rin po ako na mag-promote yung YouTube channel ko po. Which is naman po, alam naman ninyo, every time nag-views kayo, every time kayo nag-subscribe, nag-a-add siya sa aking binibuild din na channel. And of course po, no, in return, sa pag-subscribe nyo and YouTube view, I am giving my analysis. Ito po yung, including my tutorial, ito po yung pinag-aralan ko. At the same time, ito yung binigyan ko rin talaga ng oras, try to figure out ano ang takbo ng market. However po, no, gusto ko lang linawin na dito sa group na to, we encourage to know who you are na trader. So malinaw po yon. Kasi po, maaring ang aking mga signals and tutorials will not help you for the reasons different po tayo ng personality. Then again, dahil we encourage sharing of informations sa chat room natin, so nakikita niyo dyan, marami din po nag-share. In fact, ako mismo nag-benefit din po, doon ako natuto magkaroon, mag-identify ng pattern sa ibang platform. No, sinerya ni Sir Richard sa akin, one of the group member, eh laking tulong din sa akin. So hopefully, makatulong din po sa inyo. So let's go for our trade analysis. No? Okay. For the trade analysis, created ko plan November 12 to 17. So every time po kasi nagko-create ako ng trade analysis, from now on kino-compile ko po ito para makita natin ilan yung lumusot, ilan yung nag-profit tayo at ilan din yung hindi. In this case, magkakaroon tayo ng statistics. So, let's go for a trade analysis now. I-click ko lang dito. I already wrote this on my blog. So, dito po, nakasabi, this is, I'm trading for Euro GBP ulit. No? Same as last week. Then, tools gamit ko dito is RSI, Fibonacci, support and resistance, divergent, at pattern. Which is the very obvious na nakikita nyo is head and shoulders. And this is not just ordinary head and shoulders. Ayan. So, this is a divergent head and shoulders kung makikita nyo yung arrow niyan. Meaning to say, sa chart ninyo, paakyat yung candlesticks, pero dito sa RSI ninyo, pababa. Yan po ang ibig sabihin ng divergent. Now, the very best way, which is proven na natin, no, sa nakasabay po ng mga previous trade ko sa divergent head and shoulders, like last week, the other week, eh, hindi naman po talaga sumasablay. No? Now, if ever, meron din po, no, meron din pong hindi lumusot na isa sa akin, pero it's so very obvious na nagbibigay siya ng clue kung hindi niya itutuloy. Kaya, favorite ko talaga ang head and shoulders na divergent. So from here, nakikita po natin, no, this is 25 pips to risk. So maliit lang, so hindi gaano kasakit. Now, if in case hindi matutuloy. Right? Since hindi natin alam, no, hindi natin alam kung kailan talaga mag-umpisa na pababa. No, hindi natin ma-pinpoint the exact position of that, so we're giving range. And the range that we're giving is just 25 pips. Bakit 25 pips? Kasi din po, yan na po yung level niya sa head. No, so kung tumaas pa dyan, hindi na yan matatawag na head and shoulders. So, aside from the divergent, I also use the power. Tinitingnan ko yung power ng bearish. Nakikita po nyo, kung if we are a price action trader, kikita nyo sa 4 hours, napakalakas ng bearish. So we know na medyo hihina-hina konti to. Paakyat, magli-retrace, tapos bababa. Ha?
Then of course, ideal number po nito is kung makikita nyo sa mouse ko, ito po yung 30 pips hanggang dito po. That's the ideal, that's the completion of the head and shoulders. Then we expect a little bounce na naman. So the ideal talaga is 30 pips. But the full potential, kung iaabot niya ang pag-retrace niya ng 618 sa nakikita nyo, that will be a perfect ABCD pattern. Yes! Sa mga bago, alam kong medyo nakakalito, no? Don't you worry po, meron po tayong mga tutorial regarding what I am saying, no? And you could just have to comment kung ano yung sa ruling, ano ba yung ABCD, ano ba yung support and resistance, ano ba yung... You just have to tell us, comment on this, and I'll show you, I will explain to you, then I'll show you some videos na ginawa ko na for that. The next one po, na iti-trade natin, is ang GBP-JPY. Dito naman, I use pivot, MACD, and pattern. So, may sinukat po ako dito, nag-pattern po siya ng tinatawag na Gartley. Dito naman, ingat lang po talaga dito kasi according to my research po, in regards on fundamental, eh hindi sumasangayan. Walang relationship ang chart sa fundamental. So kung mas specifically makikita nyo, I don't want to trade over here, hinihintay ko pang ibalik niya konti pataas. Pag sinunod niya ito, that's the time I will put my trade. Then again, the best one thing for this is meron siyang potential na talagang ito na yung the last pattern that you're going to form at ibababa na niya. Ituloy-tuloy niyang pababa. So as you can see, pivot to pivot ang trade ko dito. So ito, 100 pips. Medyo malaki-laki. Then of course, ang risk naman, yung syempre, hindi natin alam kung kailan siya bababa. Ang risk natin dito is 25 pips. Medyo maliit-liit lang. Plus, nasa outline siya ng, nasa roof, nasa resistance siya ng one day. So hopefully, if you do have comments po, please, I'd love to discuss with you. I know, meron kayong nakikita na hindi ko rin nakikita. Kaya, that is the very, very, very reason that I created the group chat and I created also the group. Now, in regards with that, no, meron na ako nababasa sa forums regarding that, no? This is in regards sa ibang Pinoy din nagpapabayad for their signals and for their group. Actually, I have nothing with that. No, please. Honestly, I have nothing with that. As long as you get the information naman, at as long as same kayo ng personality, as long as you know who you are as a trader, why not? Diba? Alam nyo, if only... nagkumuha ako ng nagtuturo sa akin. So matagal na sana akong natuto. So it took me 2 years. For one of the reason for that is iniikot ko lahat just to know who I am as a trader. No, sinisinubukan ko po lahat. Indicators and ano yung gusto ko, sa kailan ko gagamitin yan. Saan ko gagamitin yan? Ano yung sukat na gusto ko? So, I really find time to look at kung sino po ako as a trader. And po, I believe on my next video, ito, I would like to feature it if you all know my number one student. Kung nakikita nyo, ang laki, di ba? Stress-free talaga siya kasi scalper po siya. No, actually, ang scalper is stress-free. Basta pag tama lang talaga ang paglagay nyo ng point of entry. Kaya sa analysis, no, mas more sila sa point of entry. Kasi specific sila dun eh. Pero pag tumama naman talaga, tiba-tiba, lalo na yung mga high-frequency trader,
No? Yung nagtitrade ng $5, wow! Ang laki ng tiwa-tiwa ng kinikita nila. Yan ako lang po is, ako kasi si Swing, I focus on pips, at dahil malaki din yung range ko, kaya hindi ako tinatawag na high frequency trader. So I rather trade ng pakonti-konti, but I focus on pips and I focus on win trades. So that's it po. Maraming salamat sa inyo. Please subscribe. No, sa hindi pa nag-subscribe, please share the video. By doing this, it inspires me to do more. Plus, you are helping me building my YouTube channel account. Thank you very much.